Hi guys, so this video is intended for those who plan to migrate here in Finland and bring their family also. So we're gonna talk about some pros and cons, yung considerations, expectations nyo when you come here in Finland. Since marami rin nagtatanong on the comment section, bakit dito sa Finland ka, bakit hindi na lang sa English speaking country? So we're gonna answer all those questions today with my little one. So, bakit dito sa Finland? Actually, blessing in disguise yung Finland kasi during the time na naghahanap kami ng opportunity, din na namin Canada, Australia, eh apparently we don't have much funds para dun sa show money. And yung pathway dun is part-time student, mag-work ka part-time. Yung uncle ko kasi, Canadian citizen na siya, and he didn't recommend us na i-take yung ganung setup kasi pag punta mo ng Canada daw, pag-aral-aral talaga. So, part-time kang mag-work, so baka hindi mo mabalance. Tapos, wala rin kaming funds talaga para show money plus yung pera na gagamitin mo pagdating mo doon. So, scratch na yung idea na yun. US naman, same thing. Kailangan ng funds plus wala kaming solid experience mag-asawa as a nurse. Yung asawa ko, he actually worked in Singapore for 5 years as a healthcare assistant. So, hindi talaga siya tagged as nurse. Tapos ako naman, training lang ako, volunteer. Nag-apply ka abroad, it's not counted as an experience. So, scratch na rin yung idea na yun. Actually, nakita namin yung post ng Topmake, International Manpower Services, on Facebook. Pasok yung qualification kasi BSN naman kami, and then registered nurse. Tapos, with or without experience. Nung first posting nila, sa Baguio pa yung orientation. Sabi na, ay, akit pa ng Baguio. And then, the following month, nag-post sila. Nag-open sila ng orientation sa Quezon City. Sa may tapat ng St. Luke's, actually, yung office nila. So, we grabbed the opportunity. Why not? Yun lang, ang catch lang is you have to learn the language. The language training lasted for a year. Almost a year. And it's free. Yung visa is shouldered by the employer. So, basically, ang gagastusin lang namin is yung... Siyempre, yung expenses mo going to and fro training center. And then, yung medical. Then, yung plane ticket. So, yung... Although, kailangan mo rin ng kaunting pocket money for the first month na pagdating mo dito. So, actually, ang asawa ko yung nauna papunta dito, and then the following year, ako, and then yung una naming anak. So, ayun. Next thing is, ba't di na lang sa English-speaking country? Yun nga, dahil ito yung nakuha naming opportunity. And then, pangalawa, we're starting to love it here. We don't have any complaints at the moment. Masaya kami. About pros and cons. So, unahin natin yung pros. Ang maganda kasi dito, family-centered sila. Why did I say na family-centered? Kasi yung focus ng, for example, healthcare nila and education, really beneficial for families. So, let me tell you why. Free education. Yes, totoo po yun, free education. Any education nila is the same across all Finland. Ibig sabihin, kung makapunta ka man sa north o makapunta ka man sa southern part ng Finland, pare-pareho yung quality and level ng education. When you decide to put him in an international school, most likely magbabayad po kayo. So, yun. Daycare naman, yes, it's almost free. Kasi nagbago sila ng rule. Punta kami dito, nagbayad kami for some amount. And then, binago nila, naging free na lang. Dahil, depende yun sa salary bracket as a family. Yung 6-year-old namin, hindi talaga sila katulad sa atin na classroom setting. They go out. They go out sa forest, da sila na theater, chocolate factory. Tapos, sometimes, they go also in the library.
Ayan. They are taught survival skills. They are taught also how they cross the street, how they use the public transportation, all these type of things. Secondly, yung maternity child welfare dito is a priority. When you get pregnant, yung program nila for pregnant women is already fixed. Now, all appointments and ultrasound are free kay. Oh. But disclaimer lang po, diagnostics, for example, kasi like in my case, nung time na in ultrasound siya, meron silang nakita na may post abnormality. So, we were referred to a specialist. After that appointment, meron kami binayaran na 41 euros and 50 cents. Kasi inulit yung ultrasound and then the advice is coming from a specialist. Tapos, kinuhanan din ako ng amniotic fluid kasi nakita niya sa kanya is might pose like chromosomal abnormality. Yun, kasi medyo makapal daw yung dito sa may neck part. Yung test na yon is optional. But we opted to take the test because gusto nating makasigurado. Kasi dito, just a bit of an information, meron kang option to actually discontinue the pregnancy. So, yun. Plan program for every pregnancy. For example, you just want to have it checked. You want to have an ultrasound. Apart from the one that is planned for the mother, yun, you have to pay. Free yung delivery ko. The only thing that has to be paid is yung room after you deliver the baby because they have to monitor you and the baby within 24 hours. And then within a few days, kailangan din i-check si baby. Yung sa case ko naman, mataas yung bilirubin niya. So, nag-ano pa kami ng light and then yung chinek nila yung bilirubin levels kung bumababa day after day. So, we spend like 4 days in the hospital. Apparently, up to now, hindi ko pa na-receive yung bill ko. Ang sabi nung friend namin na nanganak na before me, nagbayad sila ng 500 or 400 euros para dun sa room. Tapos nag-stay din daw sila mga around 5 days sa hospital. So, we'll see kung magkano. Hindi ko alam bakit wala pa rin yung bill namin. So, next thing is safety ng mga bata dito. Talagang hindi kakakabahan. Uwi sila sa bahay mag-isa. Then, the next thing is that compare ko yung prices ng like diapers and yung gatas. Pantay-pantay lang yung presyohan kahit iba-ibang brand. Pinaka-nagustuhan namin dito is work-life balance. Paano? So, kaming mag-asawa, We're both working as practical nurses. Ngayon, ang work time nila dito for morning shift starts at 7:30 and ends at 3:30. So, imaginein mo na start ka ng ganun kaaga, pero makaka-uwi ka ng maaga. And then, yung afternoon shift starts at 12:30 and it ends at 8:30. So, it depende yon kasi we're working in a private company. So, ganun yung work time. Pero, kung isipin natin, pagdating ng 3:30, uuwi ka na. And you'll have more time with the family. Hindi ka tulad sa Pilipinas, sa gabi ka na makaka-uwi. And then, pagod ka na and wala ka ng energy for your kids. Ang setup namin ni Daddy is, si Daddy yung maghahatid sa daycare. Tapos, ako papasok ako sa umaga. And then, ako ang magsusundo sa hapon. Kasi, you can choose a time kung anong time nyo dadalhin yung bata sa daycare and then susunduin. So, yun. Kami, normally 4:30 para at least maaga ako kahit paano or mas maaga din sa uwian ng bata. So, yun. Tsaka lahat ng services dito then is online. You don't have to go personally sa mga offices and or sa kung kaili yung buhay. Tsaka madali lang lahat ng mga transactions, hindi ka tulisado pipila kapag kahaba-haba, ang daming pipila pang form. So dito, although may mga forms, pero you can do it online, submit it online, that's it. And you have to wait for their response.
So, ganun nababalue yung oras dito. Plus yung walang ganung traffic na katulad sa atin sa Pilipinas. Plus ang bilis, interconnected yung mga lugar kasi dahil nga sa public transport nila. Very well thought out yung public transport nila. So, yun yung nagustuhan taga namin dito. And dahil nga dun sa mga reasons na yun, that's why mas nakaka-uwi ka maaga, mas marami kang time for the family. So, talagang babalansin nyo yung buhay. Maganda talaga for us. That's our opinion. Kung meron namang ibang experience sa iba nating kababayan dito, just comment down below kung ano yung mga struggles nyo. We would welcome all those opinions. Downside here, language, ang hirap. Ang hirap niya matutunan. So, ang hirap niyang maintindihan in the beginning. Pero kung you're working enough, like for us, kailangan taga namin magsalita, kailangan namin sila maintindihan. So, kailangan namin i-force yung learning. Pero kung like trip nyo lang aralin, mahirap talaga siyang aralin. Although marami namang nag-hold ng classes dito for free. So, you can avail those. Meron din naman may bayad. Kasi later on, if you plan to be a citizen here, it's really a requirement for you to learn the language. Kasi iniba na ngayon yung rule. So, kailangan mo na mag-exam. And at least parang, if I'm not mistaken, B1 level. At the moment, A2 pa lang yung napasa ko. Let's see how it goes. Kasi ilang years pa lang naman kami dito. So, we still have more time to learn the language. Mahal yung cost of living. Yung rent pa lang, magkano na? 1,000 plus for a one-bedroom apartment. Well, depende rin siguro sa area. Kasi, mas pinili namin dito sa malapit sa mall, malapit sa train, para accessible naman. Plus, may car kami. So, you have to pay for the insurance, yung bills. Although, it's not that much. Pero yung rent talaga yung mahal. Tapos, ang liit lang yung space. Although, may mga ibang units naman. Kaya lang, medyo luma na. May car ka, yung maintenance ng car, yung winter tires, summer tires, palit-palit. So, kailangan magbayad ng road tax, all those things, insurance. The weather, kasi ang haba ng winter dito, although it's not really a bad thing kung tusin, pero kung kayong tao, medyo mahina yung stamina mo sa homesickness. Talaga malulungkot ka dito kasi ang haba ng winter kasi start na lumamig mga around August, September, and then magsusnow na around November, tapos yung summer napakaikli, June, July, yan summer. So yung mga yung days ng winter is actually madilim, malamig. Although syempre lang mo lang talagang invest sa quality winter clothes, yun, para makatagal ka sa lamig. Otherwise, wala na akong ibang makita kasi kung tatanong nyo, racist country ba yan? Wala naman sigurong bansa na hindi racist. Pero dito kasi, yung racism, hindi yung masyadong ramdam. Kasi yung culture kasi ng Finnish, hindi sila confrontational. Natakot sila sa arguments and conflict. So, they'll just talk behind your back. So, ganun sila. Hindi. So, mas okay talaga if you speak their language. Bumabait sila. Kasi, mga snobby sila. They know na you're trying to learn their language. You try to speak. Okay sila sa'yo. So, yun. We're happy living here in Finland. And we are blessed also. Forgot to mention yung child income. For every kid, you get an income. So, yun lang, guys. I hope you pick up some stuff here in this channel. And please subscribe. Please share this video. And we hope to see you next time. Bye!